Hello, good evening mga friends, mga kaibigan, mga abyan, mga amiga at amigo ko sa buong mundo at sa buong mundo ng YT o ng YouTube. Ayan. So ngayong gabi, meron na naman akong i-share sa inyo about ito sa aking mga guidelines in my daily living. So meron akong isa sa mga favorite na mga guidelines ko rin na nakukuha ko din sa Bible. So ito ay from the book of Jeremiah 17 verse 7 to 8. So ito po yung nakasabi dito sa book of Jeremiah 17 to 8. Ayan. So ipakita ko sa inyo and then ibabasahin ko after this. So kasi ako magsulat ay medyo kinapos na ako sa time para isulat. So, ito na lang. Ipakita ko sa inyo. Ayan. So, ito po yung mga nakasulat doon sa book ng Jeremiah 17 verse 7 to 8. Ayan. So, ito po ay babasahin ko sa inyo at gusto kong i-share sa inyo kung ano po itong mga verses na ito or ano po yung mga verses na ito na nagawa sa aking buhay. Ayan. So, ayun. Babasahin ko na po sa inyo kasi hindi ko na nga naisulat sa papel. But, any saban paper, rather. So, I have to read it here na lang on the screen. So, in Jeremiah 17 verse 7 to 8, it says here, verse 7 first, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." So, ito sa verse 7, dito sa kanyang mga sinasabi dito, ito actually sinasabi ito ni Jeremiah. Isa siyang prophet ni God noon, nung kapanahonan. Kasi, di ba, ang mga tao noon, or during the time yung mga nandito sa mga books na ito, ito yung mga prophet or mga taong nakikipagtipan sa Panginoon, or ito yung mga tao na kung saan nakikipag-usap sa Panginoon yung mga Old Testament na yon. So even yung mga New Testament na ganun din kasi nung during the time na New Testament na nandoon na si Christ, si Christ Jesus. So ito po ang sinabi nga po dito, ulitin ko sa verse 7. So itong verse 7 na ito, blessed is the one who trusts. So blessed o mapalad tayong mga nag-trust in the Lord, no? So yung nanampalataya sa Panginoon, and whose confidence is in Him. Yung ating confidence, so yung ating trust, but yeah, the same din yung sa trust, ano yung confidence natin o yung pagtitiwala sa Panginoon, ay pagtitiwala natin sa Panginoon. So blessed daw or mapalad tayo or yung taong yan na merong confidence at my trust sa Panginoon. So when we analyze this verse, talaga nga namang totoo kasi wala naman talaga tayong ibang puntahan lalo na kapag tayo ay naka-experience ng mga problems sa buhay. So we experience sa mga halimbawa emotional. Ako emotionally talagang lagi ko talagang nai-encounter yung emotions na yan. And then we have also problems that we encounter in our family problem, di ba ganun? Pero mabuti na lang sa family ko ay medyo mga close kami each other kasi since we are a Christian, some of them they are not a Baptist, and some of them are Catholics. Pero even though andun pa rin yung close relationship namin. So ayun, ang inaano kasi natin dito na ibig sabihin, anuman ang mga danasin natin sa ating buhay, whatever problems that comes in our life, mapa-financial man, emotional, physical, or mental, or in our, tawag nito sa ating intellectual, ay ito ay hindi natin masabi na ang lahat mayroong excuse sa atin dito. So as I said, wala pong excuse sa lahat ng mga trials na ito, sa lahat ng mga problems na ito na encounter natin o tayo na mga tao. So wala pong tao na hindi talaga nakaka-encounter ng
ng mga problems. And and verse 8, ito po yung sinabi dito, doon sa nag-trust, and the one who trusts in the Lord and whose confidence is in Him. So, ibig sabihin nun kay God o kay Jesus. And it says here, now once you are the one who trusts in the Lord and your confidence is in Him, ito po, you are like this. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. So, ang ganda, ano, so i-compare mo when you imagine na ang tree na yon ay nakatanim sa tabi ng mga ilog or stream, basta any form of water na nandoon siya nakatanim or nakaplant. It does not fear when heat comes. So, ayon, ang ganda din ng passage na ito, na wala kang katakutan kahit dumating man ang init. Its leaves are always green. So, ayon, yung puno na yon, ang kanyang mga dahon ay nanatili pa rin green or luntian. When you say green is luntian, di ba? It has no worries, so wala kang i-worry in a year of drought. So, during the time na halimbawa may pagtuyo, wala ka daw i-worry. And never fails to bear fruit. Kasi ito daw puno na ito ay never fails to bear fruit. So, ito ay continuous na namumunga. So, hindi siya, ibig sabihin, hindi dumadating ang panahon na siya ay huminto sa kanyang pamumunga, but still it continues na nagbe-bear siya ng fruits. No, so, when we read this in Tagalog, no, sa Jeremiah 17:7-8, ito naman yung sa Tagalog. Sa Tagalog, ang ganda din ang pakinggan. Since we are Filipino and we use our own language, maganda pakinggan talaga in Tagalog. Sabi dito sa 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. So, si Yahweh ang ginamit dito. During kapanahon ng kasi, Yahweh ang tawag sa ating Diyos noon. Yahweh, pagpalain ang umaasa sa Kanya. So, kapag tayo pala ay umaasa o yung confident natin at ang trust natin ay sa Kanya lamang, wala ng iba talaga. Kasi yun naman talaga yung totoo. Na ang totoo ay meron tayong Diyos na yun po yung ating lalapitan sa lahat ng oras. Mapa kung ano man ang problema mo, lahat ng anong problema mo, wala kang ibang lalapitan kundi Diyos lang. Kung sa kapwa mong tao, hindi Kanya kayang i-provide ng iyong pangangailangan. Hindi Niya ikaw kayang sustentuhan sa lahat ng pangangailangan mo. Only God who provides everything in everything of our needs. So, ang ganda ng Kanyang mga sinabi dito. Once na tayo ay magtiwala sa Kanya at umasa sa Kanya, Siya ay umasa sa Kanya, ito daw tayo. In verse 8, dito sa verse 8, sinabi dito sa sa Tagalog na katulad niya ay yung taong yun ha na naniwala una na umaasa lang sa Diyos, na ang taong yun daw ay katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. So batisan is a form of water, di ba? Either na yung stream or ilog, something like that. So ang mga ugat ay patungo sa tubig. So ang mga ugat nitong puno na to na nakatanim sa tabi ng batisan ay katulad siya ng isang ang ugat niya ay patungo sa tubig. So yun ay gumagapang patungo sa tubig. So alam naman natin na ang roots naman talaga ang source o yung ang function ng roots is to gather the nutrients under the soil, di ba? And one of that nutrients and what of that on one of that na ginagather ng roots na yun ay water. So isa sa mga kanin ng food ng trees or ng puno. So ang sabi pa dito, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Ayun, so hindi siya manganganib. So kung ibig sabihin, kapag
hindi tayo manganganib. Ibig sabihin, wala tayong kakatakutan. So, mananatiling luntian, ibig sabihin, still green pa rin yung puno yun. Hindi siya matutuyo or hindi siya mawala ng mga dahon, di ba? Kasi once na ang puno mawala ng dahon, ibig sabihin nito ay patay. So, walang buhay na yung puno, cannot bear fruits or even cannot bear flowers. So, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umuulan. So, kahit hindi umuulan, so imagine when you are near, no, kapag malapit ka pala doon sa source ng water or sa form ng water, yung ugat mo, hindi ka matatakot kasi hindi ka matutuyuan. And kahit hindi umuulan, patuloy pa rin itong mamumunga. So, ayun po ang kumbaga sa ano, ito ay mga salita ng Panginoon na binilin sa atin, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Kasi sabi nga ng Bible, tayo ay mga anak niya. Pero depende kung paano tayo nagiging anak ng Panginoon. Kung tayo ay sumunod sa ating Panginoon, tatawagin tayong mga anak. Pero ang paano yung mga hindi sumunod sa Panginoon at mga matitigas talaga ang ulo. So, paano natin sila matawag na anak? Na anak ng Diyos na hindi sila nanampalataya, hindi sila umasa sa Panginoon, kundi siguro ang kanilang inaasahan ay kung anong meron sila o yung kakayanan nila. So dito nagpapakita talaga na mapalad yung isang tao kahit sa anumang pamaraan or sa anumang aspect ng buhay ng tao, as long as na ikaw ay nagtiwala o umaasa lamang sa Panginoon o sa Diyos, ikaw ay mapalad. Kasi ibig sabihin, kapag i-analyze natin ito sa buhay ng tao, tayo ay parang kinonsider na para tayong isang puno. Doon pinipicture out na yung puno na yun ay tayo pala, nasa Diyos lang pala, na ang Diyos lang, na nasa Diyos lang tayo umaasa. So, ang sinasabi nating inaasahan o dahil sa Diyos tayo umaasa, therefore, ang Diyos lahat ang magpo-provide ng ating pangangailangan. So, alam natin na only God knows everything that we need. So, Siya lang ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan natin. Kahit yung mga sakit natin sa loob ng ating physical na katawan, Siya yung nakakaalam at Siya din yung nakakaalam kung kailan ito gagaling o hindi. So, yun ang napulot ko dito sa Jeremiah 17:7-8, na once lang talaga na mahigpit ang ating pagtitiwala or yes, pagtitiwala at pagtitiwala at yung umaasa lang tayo sa Kanya, Siya ay hindi magpapababaya sa atin. So, alam ng Panginoon dahil Siya ang Diyos o ang Panginoon, ang tinitingnan ang Panginoon ay ang puso natin. So, ang puso natin, nakakaramdam o ang puso ang merong laman na kung ano yung ating, yung anong meron sa puso natin. So, kung ano yung meron sa puso natin, yan din yung naging lumalabas sa atin, sa action natin or sa isipan natin. So, una talaga tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso at kung paano tayo magtiwala at umasa sa Kanya sa lahat ng ating pangangailangan. Whether naman yung mga problems o mga tests na yan na dumadating sa buhay natin, whether emotion, whether material or financial, physical man or yung health natin, or yung ating intellectual, na siyempre sa intellectual natin, kailangan din natin yung knowledge or kaalaman para tayo ay makagawa ng dapat o nararapat or tamang gawain natin. So, ito sa pamagitan nito na tinintulad tayo sa isang puno na
kung saan wala tayong katakutan. Kung tayo ay yung water kasi na yon na pinipicture out niya na water, and then yung roots na pinipicture out niya na siya yung nagsisip ng water doon para mabuhay yung puno. Kaya yung roots na yun yung ating ibig sabihin, yun yung connection natin or yung communication natin na kung saan sa kanya tayo nagtitiwala at any time ng ating mga pangangailangan. Para sa akin, ang Diyos ay isa siyang Diyos na kung saan lahat alam niya kung anong meron sa atin. Lahat alam niya kung ano ang mga problema natin. Kaya ako kapag yung mababa talaga yung luha ayon. So, kaya kung anong lahat ng mga pangangailangan natin, gaano man kabigat, ako actually na-experience ko 'yon. May mga kabigatan ako nararamdaman, especially emotional. Ito ay pinagpray ko sa kanya. Actually, lumuluhod talaga ako in front of him. And yung sa guidelines ko rin before dyan na yun talaga yung ginagawa ko bilang guide ko na first thing in the morning pagising ko, dapat si God agad ang nasa puso ko at sa isip ko. Na we have to think na or we have joy and we have also a peace of mind na nagising tayo sa umagang yun na meron tayong bagong pag-asa kung ano man yung mga past o yung yesterdays natin. So, yun po ang mga bagay na yun na kung saan ay nakakatulong sa akin in times of mga ganitong mga bagay na dumadating sa buhay ko. Masabi talaga natin na kung totoo talaga tayong umaasa sa kanya yung puso natin at isipan every time na dumadating tong mga problems na to, mga pagsubok na to, ay sa kanya tayo agad lumalapit. So alam ko hindi niya tayo i-ignore. Si God, anything na anong bagay man ang ilapit natin sa kanya, hindi siya nag-i-ignore sa atin. Bagkos, tinatry niya tayong abutin ng kanyang kamay na kung saan ready siya or always ready na nahahawakan tayo, na natulungan tayo kung ano man yung mga bagay na nagpabigat sa atin sa buhay natin.